Joe and Lara Exclusive, where we talk about meaningful conversations. We have invited the candidates of Mrs. Philippines UAE 2023 to join us so we get to know them. And one of the candidates is Mrs. Liway Castro. Hello, good afternoon. Yes, but Liway Castro, this is not the first time that we met. I believe I have hosted one of your graduation. Ikaw ay nag-aral ng caregiver. But were you like a graduate nung college ka? May bachelor degree ka ba? Hindi po ako nag-graduate ng college. Yes. Bali, high school lang po ako. High school so tingin graduate. Mo, bakit ikaw dapat ini-improve mo yung sarili mo pag nag-a-acquire ka ng mga ganong klase ng education? Importante ba yun? Siyempre naman po, napaka-importante po nun. Hindi lang po sa ibang tao ako makakapag-serve, kundi para na rin sa mga magulang ko. In case na tumanda sila, yung pag-aralan ko, pwede kong magamit sa kanila. Totoo, no? But hindi ka na nag-pursue ng other course like nursing assistant? Because you are now working in a hotel industry, hospitality industry, yes, as a runner. When you are a runner, can you describe exactly ano yung job description? As a runner, bali ako po yung nagsiserve ng food from the kitchen to waitress. Okay, and yes. Then the waitress, sila po yung nagsiserve ng food sa our guests. Okay, alam mo, this is a new information for me. Akala ko kasi minsan, usually sa mga restaurant, no? Of course, this is a five-star, like fine dining, yes, kasi yung setup, mm-hmm, no? Pag waiter, kayo na rin kukuha yung pagkain. Plus, yung pa pala may runner pa pala doon. Meron po. Okay. It's interesting. Gaano ka katagal mo ginagawa yung ano na yon, yung task na yon? Ano lang po, bago lang po ako sa kanila. Ah, okay. But in the hospitality, gaano bago, ka nakatagal? Bago lang din po ako sa hospitality. So bagong, binigyan ano po nila ako ng chance para magtrabaho sa kanila kahit wala akong experience. Oo nga, no? Anong ano mo noon? Like, 4 years ka na dito sa UAE, ang dami mong like profession, you were still trying to figure out what you really wanted to do. Describe mo yung 4 years mo being an OFW. Sa 4 na taon ko po dito, hindi ko masasabing napakadali ng buhay. Mm-mm. Unang tungtong ko pa lang po dito, puro kamalasan na po yung dumating sa akin. Pero, hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa. Nananalangin po ako sa Panginoon na sana bigyan niya ako ng mas magandang trabaho. Hindi man ngayon, pagdating ng araw, at least makakuha ko ng magandang trabaho. Correct. Then, yun nga po, dati sa Dubai ako, nag-transfer ako ng Abu Dhabi, nakahanap ako ng trabaho as a cashier sa isang bilyaran naman po. Mm-hmm. Then after that, tinapos ko po yung aking trabaho doon. Nag-aral ako ng caregiver. Mm-hmm. Yun nga lang, hindi rin ako siniwerte sa pagiging caregiver. Hindi po ako nakahanap ng magandang trabaho sa pagiging caregiver. Kaya sumubok po ulit ako ng iba pang trabaho. Mm-hmm. Kahit nawala akong experience, tuloy lang ang buhay. Kaya nga, no? As mm-hmm, I think isa yan sa mga characters ng Pilipino na kakayanin natin lahat. Yes po. Mm-hmm. Ikaw is a mother of one and yes, your child is? Boy. 16 years old. 15 years mm-hmm old, no? Sa Pilipinas, yes, ngayon. Gaano ka dali or kahirap ang pagiging isang ina na malayo ka sa iyong anak? You're a single mom, tama? Yes po. Because you want to have an empowerment for single mom. Mm-hmm. Yuck tayo. Mahirap kasi syempre wala siyang tatay. Mm-hmm. Ako lang yung tumatay ang magulang sa kanya. Issue. As a mother and father. Siyempre siya, nangungulila din siya sa akin na gusto niya rin akong umuwi, nasasabi siya sa akin. Like, gaya ngayon, gagraduate siya, pero hindi ko magagawang umuwi kasi nga, bago lang ako sa trabaho ko, gustuhin ko mang umuwi. Hindi ko magawa. Pero kahit na ganun, nagpapasalamat ako kasi yung anak ko sobrang bait. Naiintindihan niya yung sitwasyon ko dito, kung ano yung ginagawa ko para sa kanya. Actually, siya po yung nagtulak sa akin para sumali dito sa Miss Philippines, Mrs. Philippines UAE. Naniniwala siya sa iyo. Oh. Dear my tissue. Thank you. What would you want to tell your yung son mo? Take this opportunity, no? Dahil naiintindihan niya, talagang ini-encourage ka niya. Ano yung gusto mong malaman niya? Para sa anak ko, maraming salamat. Sobra-sobra ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit anong hirap, gagawin ko para sa'yo. Napaka-bless ko
kahit sa ibang tao, hindi ka ganun ka bait, pero para sa akin, para sa amin, ikaw na yung pinaka magandang regalo na tanggap sa buhay ko. So beautiful, no, no? Kasi ang hirap nga naman, hindi mo na nababantayan yung anak mo doon sa kanyang milestone. So, gagraduate! No, gagraduate po siya. Grade 12, tama? Yes po. Oh. Ay, hindi po. Grade 10 po siya. Ah, 10. Pero moving up. Oo, oh, kasi may ano pa nun, no? Ang dami pa. Matagal pa yan. Matagal pa. Magka-college pa yan. Bilang isang ina, ano yung pangarap mo sa anak mo? Ako po kasi, kung ano po yung gusto niya, suporta lang po ako sa kanya. Ayoko naman po siyang pilitan sa mga bagay na gusto ko, tapos ayaw naman po niya. Basta sabi ko po sa kanya, kung ano yung gusto mo, doon ako, susuportahan kita sa abot na makakaya ko. Correct. It's a good relationship between tsaka single mom. Paano mo i-empower ang mga single mom? Ano ba dapat ang dapat gawin ng isang single mom para for them to be empowered? Para sa mga kagaya kong single mom, isa lang masasabi ko sa kanila, kahit sa anong hirap ng buhay, huwag kayong susuko. Hanggat kaya nyo lumaban, lumaban kayo para sa panganak nyo. Yes. Last question, no? There are three titles na mapapanalunan sa competition na ito. Why do you deserve to win one of those crowns? Bakit ikaw dapat yung isa sa manalo? Siguro dahil po binigay ko yung best ko, although alam ko po sa mga kasama ko na binigay din nila, willing din ng Panginoon siguro na manalo ako sa kung ano man pong crown na makuha ko. Yes. Ano character? Ano ba dapat? Dahil ikaw, si Liway ay isa sa crown holder, bakit? Parang... Yes, dahil mananalo ka ng isa sa mga crown na nun. Ano yung character ni Liway na nagmamatch doon sa isa sa mga papanalunan na corona? Siguro dahil kung ano yung kaya nila, is kaya ko din. Like, guys, sa EPI, kaya mo, kaya ko, kaya dito. Liway, thank you so much. Thank you po. I wish you all the best. Kapag nag-step ka doon sa stage na yun, make your son proud. Yes po. Congratulations. Thank you. And thank you po. Kaya mo yan. Yes po.